Good day mga kabayan. Again, this is Pinoy Qatari. At ngayong araw, may panibagong upgrade na naman tayo at panibagong unboxing. So, bubuksan natin itong SRAM Level TL na brakeset na binili ko. Ngayon lang, actually, kararating ko lang. Binili ko lang siya dun sa Filipino rin online. So, ang mangyayari, yung Shimano brakeset natin na nakakabit dito sa trail bike natin kay Cross is ililipat natin dun sa GT. Then yung nasa GT naman na brakeset, which is sa Shimano MT200, is ibebenta natin. So, wala pang one week yan, no? Bagong-bago pa. So, kung interested ka, PM mo lang yung page natin na Pinoy Qatari or i-direct message na lang din ako. Bago ka lang sa channel ko, huwag mong kalimutan na i-like yung video na to kung nagustuhan at nakatulong sa'yo. At i-share mo na lang din sa mga tropa natin dyan na nagbabalak magpalag ng brakeset. Mag-subscribe ka na lang din sa YouTube channel natin na Pinoy Qatari. Umpisa na natin. Yung nasa harapan nyo is dalawang box kasi yung isa, itong nasa left side is para sa front brake and then itong nasa right side naman is para sa rear brake natin. So, ito yung box niya. Yan. Medyo gutay-gutay na. Kasi nga, nagkakaubusan ng parts ngayon. Kaya gutay-gutay din siya. Then, ito, logo ni SRAM. Dito, SRAM Level TL. May drawing ng itsura ng brakeset niya na nasa loob. May, tapos, nandito naman yung description niya. May nakasulat dito, Made in Taiwan. Ambidextrous, by the way, ibig sabihin yan is pwede mo siyang ilipat left or right. Magkakatalo na lang yan sa sukat nung cable niya. Kasi yung nasa harap na cable, yung para sa front brake, is mas maigse compared doon sa panglikod, syempre. Kasi malayo siya. Pero at least, ambidextrous siya, di ba? Kabilaan. Hindi katulad ni Shimano na yung pang left lang talaga o yung pang front lang talaga, hindi mo pwedeng gamitin pang likod. So si SRAM Level TL is for XC and trail. Yan. So kung bibili kayo ng brakeset, may kanya-kanyang kumbaga purpose o kung saan niyo pwedeng gamitin. So buksan na natin. Yun. Okay. So kapansin-pansin na glossy yung finish niya. Tapos may, dito sa may handle niya is may nakasulat na SRAM. Tapos yung model naman niya is nandito. Napakalaki. Level na TL. Yan. Tapos meron siyang zip tie. So putulin natin. May cutter tie dito. Cut lang natin. Dahan-dahan. Hindi natin magasgas. Nakakatakot, no? Ayun, nakadikit pala siya sa box. So, nandito sa likod yung cables niya and then yung caliper niya. Meron ding tatak na SRAM. Yan. So, pang front talaga siya kasi maigsi yung cable. So, balik tayo dito sa harap. Pakita natin sa inyo. So, ito siya. Yung Level TL na SRAM. May nakasulat dito sa may side niya na yung dapat gamitin mo na oil. DOT 5.1 tsaka DOT 4 use only. Kasi si SRAM ang pinagkaiba pa nila ni Shimano. Si Shimano ang gamit niya is mineral oil. Si SRAM naman is DOT o yung commonly na ginagamit sa mga brakes ng sasakyan, ng motor. Yan. So para rin siyang two finger pero mahaba kumpara dun sa gamit natin yun. Kasi dito siya eh. Yung kay Shimano, nag-start agad dito. Siguro dahil nandito kasi yung pangalan, no? Yan. Ito yung caliper niya, nasa likod. Ito yung caliper niya. Kabilaan, may tatak na SRAM. Tapos, meron siyang kasama na, kumbaga, para hindi mag... Ginagamit to para hindi mo ma-close yung brake pads pag napipress mo yung lever. Yan. So, yun yung magiging itsura niya. Punta naman tayo dito sa mga kasama niya dito sa box. User manual. Hindi naman natin ito binabasa pero napaka-importante nito. So, ito yung sukat ng mga olive niyo. Ayan. Tapos, ito. Wala na ito. Tabi na natin. Yung pa rin, user manual,
Hindi naman natin ito binabasa. So, ito yung kasama niya ng mga ano, olives, tapos yung Allen screws na pangkabit doon sa body o sa frame ng trail bike natin. May kasama rin siyang Allen screws dito. Yan, isa lang yung kasama niyang olive. Oh. Yan. Tapos yung clamp naman niya para maikabit natin yung ano, yung brake lever natin. So, napakaganda ng pagka-arrange kasi may kanya-kanya silang ano, plastic. So, yan yung para sa front brake natin. Buksan naman natin yung para sa rear brake natin. Yan. So, paano ba ito ibalik? Hindi na natin ibalik na. Ibalik na lang natin. Pogi eh, no? Bagay na bagay ito kay sa trail bike natin, ah. Parehas lang din yung ano niya, feel niya pag pinipress mo yung SRAM. Parang Shimano lang din. Pero sabi nila dun sa mga reviews na napapanood ko, hindi pa tayo makagawa ng reviews kasi unboxing pa lang, is yung pinagkaiba lang talaga nila is si SRAM may modulation siya. I think dahil yun dun sa fluids o oil na ginagamit niya, which is DOT 5.1. Kasi parang sa sasakyan niya eh, yung gamit niya na brake oil. So I think dahil yung modulation nangyayari dahil doon. So let's see pag nagamit na natin. So yun yung itsura niya. Kabilaan yung sulat nung model kasi nga ambidextrous. So punta na tayo dito sa kabila para sa rear naman. Busog muna natin yung dito. Eto, ganun pa rin. Nandito yung item description. May drawing ng brakeset dyan sa side. Sa ilalim, level TL. Napakalaki by SRAM. So, open na natin. Yun. So, ganun lang din naman. Wala siyang pinagkaiba. So, gloss pa rin. Super gloss. Actually, napakakintab. SRAM sa may lever. Tapos, yung model niya nandito. Level TL. May reminder ulit dito na dapat ang gamit lang na fluid or oil is DOT 5.1 or DOT 4. Yan. So I think this one, hindi ko napakita sa inyo, is yung adjustment ng lever niya. Kung gusto mo mas malapit sa handle or medyo malayo. So titingnan natin yan once na naikabit na natin. Para sa another video ng review. So the same, mas mahaba lang yung host nito o yung cables kasi para to sa rear, sa likod. Yung caliper niya, may logo ni SRAM, left and right. Yan. So may kasama ulit siya na ano, inner para doon sa pads, hindi magdikit-dikit. Tapos nandito yung item code ng caliper. Yan. So ano pa yung kasama niya? Kasama niya is clamp ulit. Yan. Ito yung itsura ng clamp niya. Tanggalin natin sa box para makita niya. Ito yung itsura ng clamp niya. Yan. Tapos, mga olives ulit. Pero isang peraso lang. And then yung, Allen screws na kasama. Yan. So, user manual ni SRAM. Yung pa rin. Walang, pinagkaiba dun sa isa. Bago tayo magtapos, ang presyo ng brakeset na to is 600 Qatari Riyal. Nabili ko na lang siya dito sa isang Pinoy din na nag-online selling dito sa Qatar. So, through Facebook lang din kasi nga alam niyo naman, aware naman kayo na sobrang hirap talaga ngayon ng mga Shimano tsaka SRAM parts o group set. Pahirapan talaga. So, ang mangyayari ngayon is SRAM all the way na tayo. So, yung drivetrain kasi natin is SRAM. Ngayon, pati yung brakeset natin, SRAM na rin. Ang gagawin natin, itong bagong brakeset na binili ko is ipapakabit na lang natin sa Rasen Adventure Shop. Dahil nga, internal routing kasi to, so mahirap to, mahirapan ako. And then, yung GT naman, dahil external siya, ako na lang yung gagawa. At doon na lang sa separate video, papakita ko sa inyo kung paano yung pagkabit. So, abangan nyo yan. So, yun lang. Kung bago ka lang sa channel ko, I hope na
nagustuhan mo at nakatulong sa iyo yung video na to kung bibili ka ng SRAM Level TL na brakeset. At huwag mo na lang din kalimutan na mag-subscribe sa YouTube channel natin na Pinoy Qatari. Maraming salamat sa panonood and God bless!